Hello guys! Kumusta kayo? Ayan. So, by the way guys, hindi na ako nakapag vlog nung papunta ako dito. And andito na pala ako ngayon sa Brazil. Dumating na ako dito and ayun, hindi ako makapag vlog masyado dito sa inuupahan namin kasi guys, maliit lang naman to, isang room lang. Kung nakita niyo yung room ni Ali sa Egypt, ganun kalaki lang siya. And wala naman kaming gamit. Sabi ko sa asawa ko is hindi muna kami bibili ng kahit na anong gamit sa bahay kasi may plan kami na mag-move kapag inshallah nakahanap ako ng work dito. And yung mas maganda-ganda na place, mas medyo kahit papaano is malaki-laki. So mahirap mag move ng place ng maraming gamit. And nakakapag tiyaga naman kami ng asawa ko na walang gamit masyado dito sa bahay. Yung aming lutuan, bumili lang siya ng electric electric na lutuan na maliit lang. Tapos yung bed namin, as in sobrang liit lang, mas maliit pa sa bed ni Ali. Tapos wala kaming gamit guys, wala kaming cabinet. So yun, yung itong naupahan namin na room na to is wala siyang gamit, as in kahit cabinet na naka-built-in wala. So yung aming lagayan ng damit is yung maleta pa rin namin. So every time na kailangan namin na magpalit ng damit, sa maleta kami kumukuha, which is okay lang naman. Wala naman ako masyadong ginagawa dito. Tambay lang ako talaga sa bahay. So pumapasok yung asawa ko ng umaga, tapos ang labas niya is mga 4 PM. Ayan. Ako naman dito lang ako sa loob ng room kasi hindi ko pa alam yung sa labas ba, yung paggalagala at saka yung street. Ayun. Ayun, basta kung makakapag-vlog man ako guys, siguro kapag nasa labas ako ng bahay kasi dito wala, hindi talaga makakapag-vlog masyado dito sa bahay, as in wala naman ako may ipakita sa inyo kasi wala naman gamit dito. Wala kaming ref, wala kaming washing, basta hindi muna kami nagbibili yung pera, sinave na lang muna namin para pag nag-move kami or kapag nakahanap na ako ng work ko, mag-move kami ng place, dun na lang kami mag-start mag-bili-bili ng gamit kahit pa isa-isa ba. So, punta ako sa labas, kukunin ko yung mga nilabhan ko kahapon. And maganda yung weather dito guys sa Brazil. Mahangin ba? Hindi siya malamig, hindi siya mainit. Basta maganda yung weather dito. And ayun. Yung ano pala namin guys, hindi rin ako nagluluto dito sa bahay kasi yung asawa ko is sa restaurant siya nag-work. So siya, every time na uuwi siya dito is meron siyang isang meal na dala, which is sobrang dami ng servings nila. And yun na yung lunch ko, and sometimes may natitira pa, yun pa yung dinidinner namin mag-asawa. Basta madami silang mag-serve. And yun yung isang kagandahan sa work na nakuha ng asawa ko ngayon. Libre yung food niya doon, yung breakfast, yung lunch. Ayan. Tapos meron pa siyang takeaway na isa pang meal na para sa akin. So hindi ako nagluluto dito sa bahay, nagluluto lang ako kapag halimbawa off niya Sunday. Kaya yung binili lang niya na lutuan is yung electric lang na maliit. Kahapon pala guys is Sunday off niya. So sinama niya ako sa Fera or pamilihan. Hindi ako nakapag-vlog pero sabi ko sa asawa ko next time mag-vlog ako, doon ipapakita ko sa inyo. Isa siyang pamilihan ng mga prutas, gulay.
And ang dami ko din nakitang fish doon, ang lalaki ng mga tilapia nila. Kaya lang, hindi nga ako makabili kasi unang-una, wala kaming ref. So ayun guys, bumili lang kami ng, ano, ng 1 kilo na chicken kahapon. Yun yung nilunch namin. And yun, mga prutas, bumili ako ng saging. Ipakita ko sa inyo mamaya. Tapos bumili din kami ng bread. Ayun, yun lang naman. Ayun guys, oh, ganyan yung table namin dito. Ano siya, mababa. Ayan, ito lang yung binili ko kahapon namin. Saging, tapos apple. Ayan, anong tawag dito? Anong tawag dito sa ano, sa fruit na to? Nakalimutan ko. Pero favorite, gusto ko to. Masarap siya. Tapos bumili kami ng ano, ng busamat. Ito siya. Ayan, yung busamat. Ang mahal ang busamat dito. Parang na-miss ko tuloy ang Egypt. 20 reals. Mahal lang ano, busamat. Ayan. Tapos siya naman yung mga dala-dala ko na palaman nung pumunta ako dito. Ayan. Wala kaming, ano guys, wala kaming matinong lagayan. Wala kaming table. Sarapag lang kami kumakain. But it's fine. Ang importante, hindi naman kami naghihirap guys, no? Meron naman kami kahit papaano na kaunting pera. Pero ang tinitingnan naman kasi namin guys is yung bukas ba. Kasi nga, we are planning to move place. So, hindi kami nagbibili ng gamit. Ala, nawalan din ng kuryente. Nawawalan din pala ng kuryente dito guys. Ngayon lang nawala ng kuryente. Ayan, ikakat ko muna kasi madilim. Alam niyo ba guys, nagdala ako dito ng favorite ko na buto-buto. Yung haba. Yung buto-buto yung kulay dilaw, yung binibili ko sa Egypt. And paubos na agad siya. Well, ang binili ko lang naman is konti lang din. So sabi nga ng asawa ko, ba't daw hindi ako bumili kahit mga 1 kilo. Eh matakaw nga ako nun. Hindi ko na naisip kasi na bumili ng ganong kadami. So, ayun. But anyway, this week, we are trying to, to register na. Mag-apply na kami for my residence. Hindi ko alam may tinatawag sila dito. Kasi ang gagawin is kailangan mag-apply ako. And they will issue a number. I forgot what they call it. I think CPF yata yun, yung tawag doon. Yung breakfast ko kanina, nag-coffee lang ako. Tapos, lang ako ng bread. Tsaka yung busamat. Tapos, nag-banana. And then, yung lunch ko is mamaya na, pag dumating na si Mister. Yung takeaway niya from work. Ito pala guys, yung sinasabi ko sa inyo. Ano man tawag dito? Kaka? Kalimutan ko kung anong tawag dito sa fruit na to. Pero masarap siya guys, para siyang tomato. Pero hindi siya tomato. Sobrang tamis. Sobrang tamis. Next time guys, I will show you around dun sa Fera, dun sa pinuntahan namin kahapon. And affordable din yung mga food nila dito, yun ang nakakatawa. So like yung banana. And dito pala guys, napaka onti lang na makakabili ka ng per kilo sa mga merkado lang or I think sa mga supermarket lang. Pero dun sa mga pamilihan like souk or dun nga sa Fera yung bilihan ng mga gulay at fruits. They are selling like per dozen or half dozen or per bowl. Like yung banana, we bought yesterday like 1 dozen or 12 pieces for 8 reals. And then the apple naman, we bought it na nakalagay lang siya sa parang malukong na plato for how much? For 7 reals. And yun, ganun, hindi sila per kilo.
So yung 1 dozen na ano, yung 1 dozen na banana or yung 12 pieces para siyang nasa almost 3 kilos kasi malalaki yung banana. And mura lang kasi 8 reals lang. Sarap. I'm uploading a video right now, guys, and I still have one video to edit. Ayan, the good thing dito sa inuupahan namin, guys, is ang bilis ng internet niya. Ayan, 22% na agad. Kakatapos ko pa lang nung setup para mag-upload, and yan, 25, o diba, maganda yung internet, alhamdulillah. And ayun, ito yung mga ano, ayan, oh, kita nyo ba? Marami akong video na pending to upload. And siguro i-upload ko sila once a week. Pasensya na, guys, kung medyo late yung mga videos natin. But then, kapag natapos ko na silang lahat, inshallah, I will try my best to do a daily vlog here in Brazil. What is my life here? And I'm not promising, but I will try my best to vlog every day. And sana hindi kayo manawa. Ayan. O, diba? 39% na agad. I don't know if you can see. But it's already 42%. Diba? Mashallah, mashallah. Napakabilis ng internet natin. Magpapahangin lang kami. Kasi, guys, sobrang ganda ng panahon dito. Sobrang nag-i-enjoy ako sa panahon. Well, we'll see kapag nag-summer na. But this time, kailangan ko muna siyang i-enjoy. Sobrang ganda ng panahon. Hi guys, hindi talaga ako makaget over. You know, guys, in just 8 minutes, nakapag-upload na ako ng 2 vlogs. Ay nako, sobrang na-amaze ako sa ano, sa internet dito sa naupahan naming bahay. Inshallah, kahit sa ang part dito is ganun yung internet, mabilis. And by the way, guys, itong nirerentahan namin na room is kasama na yung electricity niya, yung water, and yung internet. Free na siya. Kasama na siya sa monthly bayad. So, ayun. Diba? Ito, nakadalawa na tayong upload ng ating video. Pero stuck pa rin yan. Kasi meron pa tayong mga nauna na kailangan i-upload. Mag-e-edit muna ako ng isang video, guys. Hey guys, andito kami sa park ngayon. First time ko dito. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Malaking park to actually. Pasyal-pasyal lang kami kasi walang magawa sa bahay. O, diba? May dala ako nitong ito, yung favorite ko na buto-buto at saka peanut. Ayan. Tapos meron kaming juice at saka water lang.